Ay, ito na naman muli ang inyong Nanay Susan. Magluluto tayo ng masarap na garlic tuna, buttered tuna at egg with gabbage. Ayan, napakasimple lang nito mga langgat. Napakadili lang na malutuin at medyo mura lang. Kayang-kaya ng aming budget ito. Ayan, promise, masarap ito mga lalabs. Subukan nyo rin at magluto na kayo at talagang siguradong masarap to. Hindi kayo magsisisi. Promise, ang ingay ng motor. Ito na nga, bago ako magluto, ay nag-exercise muna ako kahit man lang 15 minutes. Siyempre, para naman sa ating mga kalusugan. Sa totoo lang, hindi ko lagi nagagawa ito dahil pag naharap na ako sa cellphone, ayun, nauna na ang cellphone. Nakalimutan na kung anong gagawin. Nalimutan ko na yung aking kalusugan. So, ito na ngayon, magsisimula na ako. Nahiwa ko naman na lahat. Ayan. Na-prepare ko na at na-marinate ko na yung aking tuna kahapon pa. Kaya sarap na yan. Mag-uumpisa na ako mga langga. Ayan na. Ito, naghiwa na ako ng aking bawang at saka sibuyas. Ngayon ay magbabasag lang ako ng tatlong egg para naman ating isa sa ating igigisa doon sa ating repolyo. Nilagyan ko siya ng oregano powder. Yan yung tuyo na oregano kasi mayroon naman ako. At syempre asin at saka paminta. At pagkatapos dyan ay magsasalang na tayo ng ating kawali. Pero syempre, tunawin muna natin, halu-haluin muna natin yung ating egg para mag-combine lahat ng ating mga ingredients. Ayan. Ganyan lang mga langga. At dito nga ay nagsalang na ako ng aking kawali at nilagyan ko na ng mantika bago yung butter para naman hindi nasusunog yung ating butter. Ganyan. Dito ay hindi naman natin kailangan ng makinis na makinis kasi nga ating ihahalo yan sa ating garbage mamaya. Kaya hantayin lang natin na maluto at i-set aside natin. Dito ay maglagay naman ulit tayo ng ating mantika at saka ating butter. At igisa na naman natin ngayon ang ating repolyo. Siyempre pag nagigisa may bawang, may sibuyas, bahala kayo kung anong uunahin nyo. Moment nyo yan. Ayan lang, ganyan lang mga langga, moment nyo yan. Bahala kayo kung anong unahin nyo sa akin, bawang at sibuyas. Hindi masyadong niluluto yan ha. At repolyo na. Bilis lang to mga langga, parang half cook lang din ba? Mas maganda. At dito maglalagay ako ng aking oregano pa rin, paminta, konting asin, syempre, ayan. Fish sauce, ayan. At saka soy sauce, konti lang. Pwede kayong magdagdag dito ng sesame oil, konti lang. Dagdag aroma din ito mga langga. At ayan na nga, nilagay ko na yung egg at ayan, naluto na yan mga langga. Usually, sisit aside natin at para naman tayo makapagluto na ng ating tuna. Ay maglalagay na naman ulit tayo ng mantika tsaka kunting butter ulit. Siyempre masarap kasi may butter. Kahit papano, kunti lang naman at ikakalat natin ito at magpiprito na tayo ng ating tuna. Ayan. Minarinate ko talaga yan kagabi pa. Minarinate ko siya sa pineapple. Kunting kalamansi at saka paminta siyempre at saka asin. Ayan. Ayan lang natin na magkunting brown. Medyo mahina lang ang apoy natin dito. Hindi natin kailangan sunugin ito. Mag-brown lang siya ng konti. Tapos saka natin titimplahan ng lahat ng gusto nyong panimpla para sumarap. Siyempre huwag kalimutan balibalik na rin para even naman ang kanyang pagkakaluto. Ayan mga langga. Para lumabas pati yung kanyang sariling tubig ba. Mag-reduce yung kanyang tubig. Dun. Maluluto na yun. Maluluto na yun, promise. Maluluto na yan. At jaran, nilagay ko na nga ang aking siling, red at saka green. At malapit na yung mga langga. Malapit na tayong kumain. Ganyan lang mga langga. Tinikmang ko siyempre para naman sure ako kung tama na ba yung alat niya. Sure naman talaga. Taya na nga. Kunti-kunti lang ang ating siling, red at saka green ha. Para naman kunting sipa lang. Kunting halo-halo na lang. Masarap yan mga langga. Jaran! Kainan na. Para sa mas masarap ang aroma at syempre masarap talaga. Naglagay ako dyan ng dahon ng sibuyas. At ayan na nga po.
Bago tayo magtapos ay magpapasalamat lamang ako sa aking mga supporter. Ayan, lalo na po sa aking mga nagsishare kay Janeline Medrano, kay Elsie Altea. Ayan, maraming maraming salamat sa aking mga followers dyan. Sa laging sumisilip, ayan, salamat sa inyong lahat. Takit-takit sa susunod ko pang gagawin kung lulubi ng Panginoon.